Hi guys, for today's video, pag-uusapan na natin ang part 2 nung pag-visit namin sa bahay ni General Emilio Aguinaldo. Guys, ipapakita ko sa inyo yung second floor at yung paligid ng bahay ni General Emilio Aguinaldo. As promised, doon sa part 1 ipapakita ko sa inyo yung loob ng bahay ni General Emilio Aguinaldo. So, let's go guys! So hi guys, it's me again. Ayan, kung makikita nyo nga, paket kami ng hagdan sa second floor kasi galing kami ng ground floor kung nasaan nandun ang National Museum or ang museum ni General Emilio Aguinaldo. Ayan, kung makikita nyo, nasa second floor kami yan guys. At ngayong araw na to, lilibutin natin or ililibot ko kayo sa buong paligid ng mansyon ni General Emilio Aguinaldo at tutuklasin natin or aalamin natin kung bakit nga ba ito tinawag na House of Many Secrets or Bahay ng Maraming Sikreto. Aalamin natin yun guys kung alin sa mga kagamitan sa bahay ni General Emilio Aguinaldo ang naging dahilan kung bakit ito tinawag na House of Many Secrets. So, guys, huwag na natin patagalin, simula na natin. Ang bahay niya ito ni General Emilio Aguinaldo ay may 5 palapag. Itinayo ito noong 1845 or 1845 at inayos noong 1849 at 1914 or 1849 at 1919. Dito din ipinanganak si General Emilio Aguinaldo noong Marso 22, 1869 or March 22, 1869. Ang bahay ni General Emilio Aguinaldo ay gawa sa kahoy at pawid. Ang Aguinaldo Shrine ay matatagpuan sa Kawit, Cavite o kilala noon bilang Cavite El Viejo. Ito ay ang bahay ni General Emilio Aguinaldo na kung saan sa balkonahe nito ay unang inihayag ni General Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas na hanggang ngayon ay ating pinagdiriwang tuwing ika-12 ng Hunyo. Inihayag niya ang ating kalayaan noong Hunyo 12, 1878 or June 12, 1898. Kasabay nito ay ang pagwagayway ng watawat ng Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon. Sa pagkakataon din ito, unang pinatugtog ang himig ng lupang hinirang na ngayon ay ang ating pambansang awit or national anthem. Isa sa mga pambansang dambana ng Pilipinas ang dambanang Emilio Aguinaldo. Dahil dito sa pook na ito, unang nasaksihan ang pagwagayway ng watawat sa unang pagkakataon na tahi sa Hong Kong ni Marcela Agoncillo sa tulong ni Lorenza Agoncillo at Delfina Herbosa. Dito din unang narinig ng publiko ang tugtugin na atin ngayong pambansang awit na nilikha ni Julian Felipe. Ang nasabing komposisyon ay may orihinal na titulong Marcha Filipina Magdalo. Ganun pa man, matapos italaga ito bilang opisyal na marcha ng Pilipinas, pinalitan ito ni Felipe ng titulo ng Marcha Nasyonal Filipina. Ang deklarasyon ay halaw di umano sa deklarasyon ng kasarinlan ng Estados Unidos. Inihanda ito ni Ambrosio Rionzares Bautista at siya rin ay nagbasa nito sa madla. Upang makuha ang pagkakakilala ng Estados Unidos sa pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas, inibitahan ni Aguinaldo si Commander George Dewey, ngunit tumanggi ito. Gayunpaman, kabilang sa 98 or 78 tao na pumirma sa pahayag ni Coronel L.M. Johnson, isang Amerikano na opisyal. Sentro ng nambana ng tahanang ancestral ni Aguinaldo na ipinatayo noong 1845, 1845. Sa kasalukuyan bilang pag-alala sa makasaysayang pangyayaring ito, may mataas na pinuno ng pamahalaan na nagtataas ng watawat ng Pilipinas dito tuwing umaga ng 12 ng Hunyo or June 12. Isang monumento ni Aguinaldo ang itinayo sa harapan ng bahay
bilang pagayang at pagrangal. Ang Dambana ay isa na ring museo ngayon na bukas sa lahat na nais na balikan at sariwain ang bahaging ito ng kasaysayan. Sa likod ng bahagi ng mansyon o ng Dambana, General Emilio Aguinaldo ay makita ang kanyang nitso at ang kanyang kanyon. Bago tayo magpatuloy guys na ating tinatalakay, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please click like, share, and subscribe at notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong i-upload na videos. So ngayon, pagpapatuloy na natin ang ating pagtatalakay at ang ating katanungan kung bakit nga ba ito tinawag na House of Many Secrets or Bahay na Maraming Sikreto. Ito ay dahil sa sikretong lagusan or secret passages sa bahay or sa kabahayan. At alam nyo ba guys na ang salamin sa master's bedroom ang naging taguan at nagsalba ng buhay ni General Emilio Aguinaldo laban sa pag-atake ng mga Espanyol sa kanyang bahay. At ayon nga sa nakausap namin na tagapangalaga ng mansyon, may lagusan doon sa may ilalim ng lamesa, sa may silid kainan or sa may ilalim ng dining table patungo sa simbahan ng St. Mary Magdalene Parish Church of Cahuit na kung saan sa unang episode na nabanggit ko na sa simbahan ding iyon bininyagan si General Emilio Aguinaldo at ang kanyang talaan ng kapanganakan ay nakalagay sa kaliwang bahagi ng altar ng simbahan. Ngunit ang lagusan ay isinara na upang panangalagaan at limitahan ang mga taong pumapasok at lumalabas sa loob ng General Emilio Aguinaldo Shrine. At ang talambuhay ni General Emilio Aguinaldo ay mapapanood din natin sa mga pelikulang El Presidente noong 2012, Aguinaldo ang unang pangulo noong 2014 at Katipunan series noong 2013. So ayun guys yung maikling history ng Aguinaldo Shrine at kung bakit nga ba ito tinawag na House of Many Secrets. Guys, sa mga gusto nga palang pumunta dyan, pwede naman kayong pumunta. Wala namang entrance fee guys. Maglalag lang kayo doon sa guard at maglalagay lang kayo ng inyong health declaration para sa health protocol yun guys. From Manila, bumaba kami papuntang SM Bacoor. Tapos from SM Bacoor, doon na kami sumakay ng baby bus papunta dyan sa May Cahuit, Cavite. Guys, sa mga hindi pa nga pala nakakapag-subscribe sa aking channel, please click like, share, and subscribe and the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong upload na videos. Para lagi kayong manonotify every time na may in-upload akong video. Thank you so much for watching.